Pauwi na ako from work. So, bike to work ako today. Just for the day. Kasi sales meeting namin. So, stay lang the whole day sa office. So, nakikita nyo sa paligid ay madaling na. So, ginabi na. Actually, yung pagiging madilim or gabi, maraming factor. Dahil siguro sa months na. Last factor din yung ang daming tao sa kalsada. Ang daming sasakyan. Medyo matraffic. Ang daming tao. Hindi ako nakapagpa-jack ng dire-diretso kasi ang daming tao sa piligid. So, kaya medyo mabagal ang pa-jack. Hinto-hinto. Siyempre, hindi naman ako pwede magbabilis kasi nga, siyempre, nag-iingat din. Konti na lang, sa bahay na. So, don't worry. Safe naman dito. Walang sasakyan sa dinadaanan ko. So, safe mag pa-jack ng isang kamay lang. Tapos, nagre-record ng nagka-capture ng video. So, napaka-fulfilling ng araw ngayon kasi nag-bike ako. So, wala akong ginastos na baon today. Hindi na ako gumastos pa na sa akin. So, malaking tipid talaga yung pagbabike. Triple ingat nga lang, lalo sa panahon ngayon kasi nga, lahat nakalabas na sa kalye, lahat nasa labas na tao, mga sasakyan. So, yun. Oops. Triple ingat lang. Patuloy na mag-iingat. Masarap sana gawin to araw-araw, kaya lang dahil nga sa pagruruta ko, hindi ko magawa. Pwede mong gawin sa umaga, pagpasok nakabike, pero pag-uwi kasi pagod ka na from ruta. Tapos, babalik ka pa sa office para kunin yung bike. Di magpa-jack ng gawin. So, hindi na siya reasonable mag-bike. Kasi, baka naman babigay ang walking fat sa one. Mag-loosen up nga ako ng fats. Or mag-lose weight nga ako. Pero, syempre, bababa din naman yung aking immune system. So, sobrang pagod na aking mararamdaman, di ba? So, yun. Maraming benefits yung pag-bike eh. Para sa akin kasi after work pwede duman ng palengke para makapamalengke ng dinner. Plus ko na pamasahe. Depende. Plus yung health benefits, nakakapag-loosen up ka. Nakakapag-pakawis ka. So malaking factor yun para bumaba din yung cholesterol ko. Kasi mabilis ko tumaas yung aking cholesterol. 100 meters lang, nasa bahay na ako. Pero mag-decide ako na umikot muna. So yun nga. Nakalagpas tayo sa bahay. So, nag-decide nga ako umikot kasi parang mabitin ako, alam mo yun? Kasi katulad ko, pag medyo short ride, parang ano, parang hindi ka happy. Parang merong kang hinahanap pa na more on malayo or something. Basta, nag-decide ako ng mga dalawang ikot pa dito sa amin. Kasi parang pag umuwi ako, hindi ako happy pagka kulang yung aking pajak. So, ikot lang tayo saglit. Yung binili ko namang dinner is fish na isisigang, bangus na sinigang. So, mabilis lang lutuin yun. Isang kulo lang, okay na. So, yun po. So, masaya ako ngayon kasi nakapag-bisikleta uli ako. Na matagal-tagal ko na hindi ginagawa. Yun nga, so. So, pa-uwi na ako. And, pag ikot ko, pa-uwi na ako. So, masaya ako today talaga. Uwi ka ng bahay. All the pali-pawisan ako. Pero, ano yung fulfillment na nagawa ko yung isang gusto kong gawin. Which is nga yung pagpa-jack. Yun yung hindi mababayaran actually eh. Yung contentment, yung fulfilling, tsaka yung happiness na sa pagpa-jack na hindi, kung passion mo talaga gawin yung isang bagay, talagang magkakaroon ka ng fulfillment o magkakaroon ka ng fulfillment na mararamdaman kasi gusto mo yung ginagawa mo. So, you won't feel any tiredness, you won't feel any